Gawin ng isang police master sergeant lamang yung ganung klase. Isang tuniladang sabo, siya lang ang involved. I don't think so. Yun. Meron pa yan. Dapat daw may pasailalim sa preventive suspension ang mga napangalan ng opisyal habang malalim na sinisiyasat ang kontrobersya. Sabi ni Senador Ronald De La Rosa, ipatatawag niya rin sa pagdinig si PNP Chief Director General Rodolfo Asurin Jr. para makuha rin ang panig niya sa issue. Tingnan natin, pakinggan din natin yung side ng CPNP para masiguro natin na malaman natin kung hanggang saan level ang pagkukubira. Hindi, alam mo Senator Bato, the mere fact ito lang kasimple, the mere fact, ikaw, alam mo ikaw PNP Chief K, di ba? The mere fact na bumabaha na naman ang droga sa Pilipinas, alam mo yan, sigurado ako. Alam mo yan sa isip mo, Mr. Senator Bato. Alam mo na hindi magiging matagumpay ang mga sindikato ng droga nang walang galamay na mga pulis. Imposible ho mangyari ho yan. Kung walang mga pumoprotektang mga matataas na opisyal, alam mo yan, na hindi magtatagumpay ang sindikato ng mga droga. At alam mo ngayon, kitang-kita naman ho natin, bumabaha ang droga. Paano mo malalaman yan? Simple lang ho yan . Pagka tumataas talaga ang krimen, lalo na yung mga, sinabi nga ni Pangulong Duterte, pag yung mga dumadami na yung mga petty crimes, yung snatching, kung ano-ano pang mga hold up. Pagka dumadami ng ganyan, ibig sabihin, kumakalat na naman ng droga sa karsada. Ibig sabihin nun, marami na naman dyan na gumagamit ng shabu dyan sa karsada natin. Kaya marami ang nangangailangan ng pera. Kaya sila gumagawa ng kahit anong-anong krimen. Kanina nga, may nakita lang ako sa news yung taxi. Alam niyo yung taxi. Ang ano niya, ang kanyang racket, mga foreigner, 'di ba? Mga foreigner, 'di ba? Papakita yung cellphone, oh. Ito yung cellphone. Oh, I wanna go there. Oh, areng udoren di. Oh, ipapakita lang, syempre, 'di ba? Hindi marunong sa language natin 'yan. Oh, tapos sasabihin naman ng mga Pilipino na taxi driver, wow, parang warin na siya naririnig. Tapos papakita yung cellphone, tapos inaagaw na yung cellphone. May napanood ako sa inyo sa Pilipinas. Sabi ko, buti na lang wala sa Japan ganyan. Hindi kasi isipin mo, ha? Isipin mo, kung sa Japan may ganyan, abay, nakuha na siguro lahat ng cellphone ko. Hindi kasi bawat basakay ko sa taxi dito, ipinapakita mo muna yung Google Map, tapos, pagsasalita, edito, sasample lang ko kayo, ha? Pagka nagmipupuntahan kami, mag-Google Map ako, kunwari, pupunta ako sa Wenyu Station, halimbawa lang, direction, Sorry naman. Kunwari, pupunta ako dito sa Wenyu Park. May direction dyan, di ba? Translate pala. Mali na naman. Wenyu Park. Wenyu Park. Desu. Alam mo. Wenyu Park. Gaganyan ko. Ita-translate ngayon yan. May ganyan, di ba? Iaabot ko ngayon sa kanya yan. Oy, pakibasa to. Di ba? Para maintindihan. Minsan, magsasalita pa yan. Oy. Ano yun? Ueno Koen. Magsasalita ng ganyan. Paparinig mo sa kasi minsan. Hindi, walang biro ito, di ba? Dito sa Japan, yung mga taxi driver medyo matatanda. Minsan, di nila mabasa. Kaya kailangan mo i-play yung para marinig nyo. Gawag ganyan. Pag narinig din, kung sa Pilipinas yun, pag ginanon mo, wala. Tinakbo na cellphone mo. Di ba? Ganun yun . Kaya nga sabi ko, doon pa lang, simple na malalaman mo na kaagad na nababaha na naman ng mga droga sa Pilipinas pag yung mga maliliit na krimen bumabalik. Bumabalik na ho yung mga maliliit na krimen. Hindi, itry nyo. Ayaw nyo maniwala sa akin. Maglakad lang kayo na medyo nakalabas ng konti yung cellphone nyo. Kunwari lang. Magpain lang kayo, mag-prank kayo. Anyway, usong-uso naman ang kagaguhan ng prank ngayon .